So, ang kahuli-hulihan ng Surat al-Hujurat is, subhanallah, ang kausap ng Allah is buong sanlibutan. Sabi niya, Ya ayuhalladhina amanu, inna khalaknakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum shu'uba wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atkakum. O kayong sangkatauhan, aming nilikha kayo mula sa isang pares ng lalaki at babae, at aming ginawa kayo mula sa maraming bansa, by nation, and by tribes, wa qabail lita'arafu, para kayo ay magkakilala, no? Sa isa't isa. So, by nation, whatever, Filipino, Americano, tapos Arabo, Chinese, and whatever. And by kabail, by tribes, ibig sabihin iba't ibang tribo, walang Maranao, walang Maguindanao, walang Tausog, walang Tagalog. Walang pakialam kung Maranao ka, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pakialam kung ikaw ay Maguindanao, kung ikaw man ay Sharif, whatever, kabunsuan. Walang pakialam kung Tagasulu ka, walang pakialam kung ikaw ay Tagalog. Ang pinapakialaman ng Allah, inna akramakum inallahi, at kakum, ang importante sa Allah, the most honorable in the sight of Allah to the entire humanity is at kakum, yung pinakamatatakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Usually, ito ay nilikha tayo ng Allah na magkakaiba ang mukha, magkakaiba ang size, not to despise each other, right? Not to mock one another, o itaas mo ang sarili mo, kung hindi, para, to know each other. Acquaintance, lita'arafu, for you to know your sister. Isipin mo nga lang naman, Aisha, kung puro tayo pare-pareha sa mukha. Isipin mo lang, anak, kung puro tayo Maranao. Isipin mo lang kung puro tayo maitim. Isipin mo lang kung puro tayo Arabiana. Ano naman ang sabi ng mga kafir? Ah, yung Allah, limited power. Ang kaya lang niyang ilikha, maputi, Arabo lang. Right? So these are the signs of Allah, but still, sinasabi sa atin ng Allah, walang attorney, walang doktor, walang alim, walang hijabi, walang niqabi, walang abaya. Ito ay representation lang ng takwa sa labas. Ang kailangan ng Allah is takwa. Kaya nga sabi niya, walibasok takwa dalika khair. Ang pinakamagandang kasuotan ng isang mananampalataya is isuot mo yung tunay na takot sa Allah. So, inna akramakum indallahi atkakum. So, yung mga dalawang pares dyan na nagsasapawan, nagmamagaling, nag-i-spy, akala niya siya lang ang magaling. No, I will be always better than you. Ako si kakasali, wanaudzubillah. May mga tao dyan na kapag lumaki ang kaalaman, feeling hindi na mamamatay, naging attorney lang, akala mo siya lang ang magaling, naging doktor lang, akala mo hindi na siya magiging pasyente, naging mayaman lang, akala mo kung sino. Diba? Arabo man o Maranao, mga Maranao dyan minsan, ako Maranao ako, minsan ito yung problema natin na pag ibang tribo akala mo, we are always better than them. Especially those who are feeling mo takin, nagnikab lang, pakiramdam niya yung mga tao naka pantalon ay tao na sa imperno. Hey, hello girl! Marami kayang nakapantalon, bukas ginabayan ng Allah, sila na yung namatay na nakanikab at may takot sa Allah. So, don't be so self-righteous, don't be arrogant to yourself, don't boost your iman, your knowledge, your beauty, your lineage, age, your fame, because Allah doesn't care at all who you are in whatever tribes you came from or whatever nation you belong. Allah don't care about it. Nilikha lang yan ng Allah for us to know each other, not to despise each other or to differ one another. Lita'arafu, ulitin ko lang, inna akramakum indallahi atkakum. So, mga kapatid, kapag nagkaroon ng sigalot, problema, test, ang magkaibigan, mag-asawa, magkamatanang, hindi tayo binibigay ng kapahintulutan ng Allah naman la. It all magmataas. Dahil ang sabi ng Allah, inna akramakum indallahi atkakum. At ito yung pinaka number one na criteria na hahanapin mo sa isang kaibigan. Ang makita mo yung kaibigan na talagang punong-puno ng takot sa Allah. So, righteous, as in God-conscious, God-fearing. Alam niya yung halal, alam niya yung haram. And alam niya yung hudud ng Allah, alam niya yung boundaries ng Allah. Malayo pa lang, lumalayo na siya. Kapag ito ang nakita mo, I'm telling you, my dear, kahit wala kang pera, kapag nagkaroon ka ng tunay na kaibigan, nakita mo na yung kalahati ng kayamanan sa mundong ito. For me, a friend in deen is absolutely a friend in need, no? Ito talaga yung kailangan natin. Ang pera nawawala, ang katanyagan ay nawawala, right? Pero kapag may kaibigan ka na tunay na kaibigan, nako, treasure these things, right? At kapag nakuha mo na to, wag mo naman sayangin at wasakin sa pamamagitan lang ng pakikinig sa ibang tao dahil nagalit ka lang, sumama ng loob mo, wawasakin mo na. So, tatandaan natin mga kapatid, ang tunay na magkaibigan for the sake of Allah ay magbibigay ang Allah ng mga pagsubok,
And I really experienced that, and hinihiling ko sa Allah yung mga kaibigan ko na minahal ko for the sake of Allah ay magsama-sama kami hanggang sa Jannah. Sobrang I really love you all for the sake of Allah. Kahit minsan gusto mo magalit pero hindi mo magawa magalit kasi alam na alam mo dito sa puso mo na minahal mo sila for the sake of Allah. And maybe we receive tests and turbulence between the friendship kasi nga alam ng Allah na we love each other for the sake of Allah. And I'm really giving a positive output dun sa mga magkakaibigan na huwag mag-give up, right? Kasi kung gaano katindi ang pagmamahalan nyo for the sake of Allah, ganoon din katindi yung mga pagsubok na ibibigay sa inyo ng Allah. And if you love each other for the sake of Allah, because you both of you are righteous, and inshallah, walang problema, challenges, obstacle, turbulence na hindi natin ma-overcome. Why? Because we are all righteous and we love each other for the sake of Allah. So ulitin ko lang ang sabi ng Allah, inna akramakum indallahi atqakum, the best among you, yung dalawang magkaibigan na puro righteous, natandaan mo, the best among you is kung sino yung pinaka matatakotin sa Allah. Yung mag-asawa na nagmamahalan, the best among you is kung sino yung matatakotin for the sake of Allah. So it's not about how you look, it's not about how you are right now. Allah doesn't care. It's really about taqwa, it's about here. And ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, the taqwa is here, not in this balbas or here or in the form of whatever here, mga kapatid. So makikita natin yan kapag ang kaibigan mo ay nagsasalita ng maayos, kasi ito hindi mo yan makikita, hindi mo yan mababasa, pero magre-reflect yan. Yung manifestation ng taqwa is through abaya, through proper hijab. Hindi kailangan mag-nikab. Of course, alhamdulillah kung naka-nikab. But it really, how you talk, how you look, how you mingle with your friends, how you keep the friendship after the trials, and that is really taqwa, right? So yun lang mga anak. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.